So, eto, wag natin palampasin mga kabalen na nandito yung ating, siyempre, masasabing idolo natin sa pag-vlog. Ayan, kasi talagang matagal na nag-vlog to si Sir Sok eh. At isa siya sa mga hinahangaan natin ng mga vlogger. So, take advantage natin itong opportunity na to para ma-interview naman siya. Kasi yun. Lagi nang siya yung nag-i-interview ng mga tao eh. Siyempre, dapat siya naman ang interviewin this time. First time ko lang yata may interview. Ayan. So ngayon, kilalanin natin si Sir Sok de Mesa. Sir Sok, sige. Siyempre, how did you start? I mean, how did you thought of vlogging in the first place? So, ang isang Sok de Mesa ba, meron ba isang vlogger na, ito yung nilolook up ko talaga? Nag-vlog ako dahil na-inspire ako sa kanya. So, sir, YouTube, you have almost 500,000 subscriber and 200,000 plus sa Facebook. Nakakalabas ka pa ba sa public or sa mga mall na walang nakakakilala sa'yo at nagpapapicture? Hindi. Ayun na, Sir Sok. Oo. Round 2. Round 2. Ayan. So, ayan, nag-round 2 kami, no? And this time naman, kwentuhan na kaming umaatikabo. Ayan. Yun. Ayos. Okay. Masarap kasi habang kumakain, nagkikwentuhan. Oo naman, syempre. Yun yung essence ng ano ng pagsasalo-salo, di ba? Yung makain kayo sabay-sabay at nagkakwentuhan kayo. Ayan. So, eto, wag natin palampasin mga kabalen na nandito yung ating, syempre, masasabing idolo natin sa pag-vlog. Ayan. Kasi talaga matagal na nag-vlog to si Sir Sok eh. At isa siya sa mga hinahangaan natin ng mga vlogger. So, take advantage natin itong opportunity na to para ma-interview naman siya. Kasi yun. Lagi nang siya yung nag-i-interview ng mga tao eh. Siyempre, dapat siya naman ang interviewin this time. First time ko lang yata may interview. Ayan. So, ngayon, kilalanin natin si Sir Sok de Mesa. Ayan. So, siyempre, basic questions muna. Sir Sok, sige. Siyempre, how did you start? I mean, how did you thought of vlogging in the first place? Vlogging in the first place? Nung pagdating ko pa lang dito sa Canada kasi, parang na-amaze ako sa landscape, Canada. Oo. I started vlogging, actually vlogging ng kung ano-ano lang eh. 2010. Oo. Parang video-video lang. Yeah. Video lang without any talagang content. Mm-hmm. Wala, para lang ipakita yung Canada. Mm-hmm. And then it was pandemic times. I see. So, let me just cut you real quick. Oo. Nag-start ka mag-vlogging dito na. Dito na. Hindi ka pa vlogger nung nasa Pilipinas ka pa. Hindi pa. Ayun. Okay. No. Pero talagang hindi siya started to vlog. Kasi yung talagang intent mo na mag-vlog, iba yun eh. Oo. Ang intent ko lang, gumawa lang ng video. Video-video. Not knowing that is a vlog. Ah. Right? So, hindi ko yun alam. Oh. Until it was pandemic times na. Hmm. That was 2018. Somewhere around 2018. Nang talagang nag-vlog ako. Officially? It was all about mga travel naman. So, travel vlog. Ito na yung time na nag-put up ka na ng YouTube channel mo, ng Facebook mo. Kasi you're intending to vlog na. But actually, noong 2010, YouTube na yun. Mm. So, that was YouTube na. Mm-hmm. Pero yun nga, hindi ko pa alam na vlogging ang tawag doon. Kasi hindi pa naman uso noon ang vlogging. It was parang time pa lang ng YouTube na nag... Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang YouTube eh. So your intention is just to dump videos dun sa YouTube channel for remembrance, parang yan. For actually, kasi dati akong regional training officer sa Chowking. Mm-hmm. So one of my skills is editing. Oh, so editing videos, training mga managers, store managers, tsaka mga crew sa Chowking. And ini-incorporate namin yung mga paggawa ng videos, mga training videos. For marketing purposes? No, it's for training purposes. Oh, okay. So, nagtatrain ako using those videos nga. Napapanoorin nila, nagtatry ako mag-cut ng mga videos, like from movies,
na ikakat ko, and then we will be using it for training purposes. I see. So parang okay to motivate this crew, assistant store managers and managers, even area managers, nag-incorporate kami ng mga videos to watch. So panoodin nyo yung simple snippet na ito na video, and then from there, ano yung mga learnings nyo that you can use in your like in your store. Now, nung pumunta naman ako sa Canada, I don't want to lose that technical skill. Kasi once na hindi mo na siya ginamit, makakalimutan mo siya. Mangangalawang ka, siyempre. Exactly. So, so for that intent, kaya ako gumawa ng YouTube channel ko, is just to use my skill. Okay. Para magamit ko lang, para hindi masayang. Para makapag-practice ka pa rin. So, makapag-practice ko pa rin. So, yun, tininaw. Sabi ko, para if you don't mind, sino ba, sino itong, kasi lahat tayo, no, may mga nilo-look up na mga vloggers. So, ang isang Sok de Mesa ba, meron ba isang vlogger na, ito yung nilo-look up ko talaga? Nag-vlog ako dahil na-inspire ako sa kanya. Nung dati, wala pa ako nilo-look up to. So, but I was looking for some tips on how to enhance my videos, kung paano kumuha ng mga videos, pictures. And then, so nag-search ako sa YouTube until I found this one person, si Thomas Alex Norman. Oh, okay. So magaling talaga siya. I think nasa somewhere in Spain or Barcelona. Yun. Taga-Barcelona siya. Magaling siya magsalita. Magaling siyang gumawa ng mga travel videos. Gumagawa siya ng mga videos, tips on how by using only your phone makaka-capture ka ng mga gaganda. Doon ako nagsimula. Sabi ko, wow, ang galing naman ito. So, doon sa technical aspect ng vlogging ko or ng videography ka na, doon muna ako nagka-interest. Kaya sabi ko, gagayahin ko siya. Kaya sabi ko, parang madali lang eh. Kasi pag may mga napapanood ka, 3 steps to do this. So, ginagawa ko rin siya. And then meron din siya mga travel videos. Sabi ko, maganda rin yung mga travel videos niya. Tapos meron siyang mga tutorial about that. Mga 3 steps lang, 3 simple steps. So sabi ko, madali lang pala na gumawa ng mga videos. I was trying to parang gayahin yung kanyang style. But sabi ko, parang hindi talaga ito yung craft ko. Yung paggawa ng videos using phone. Yung paggagawa ng mga tutorial, but I tried. Kasi hindi pa yun yung ginagawa mo ngayon eh. Hindi kasi pa. What you're doing right now is updating fellow Filipinos about latest happenings, events, and issues dito sa Canada. So paano tayo pumunta doon? Kasi nakita ko hindi nagki-kick in yung ano ko, yung YouTube ko. Okay. Sabi ko, hindi siguro talaga ito yung field ko. Yung niche na tinatawag, ha? Ganda ito para sa akin. Until nagka-pandemic nga. So during those pandemic times, parang wala kang, sabi ko, wala akong maisip, hindi ako makagawa ng travel video, hindi ka makapag-travel. Hindi rin ako makapagawa ng mga tungkol sa photography, mga videos. So kasi ang isa sa part-time ko na trabaho ay ano, as a janitor, custodian. So usually solo ako. Na nasa school. And that was during pandemic na wala akong ginagawa. Nang naisip ko yun. So naisip ko, sabi ko, siguro magkakaroon sila ng interest sa mga videos ko kung sabihin ko sa kanila, una, kung ano yung ginagawa ko, pangalawa, magkano yung sahod ko. So that's the time, sabi ko, sige nga, itry ko na sabihin sa kanila kung ano yung trabaho ko dito tsaka kung magkano yung sahod ko. In-upload ko yung video yun. Talagang minimal editing, wala. Gamit ko cellphone ko na. Straight lang, straight ano lang, video. Straight video lang talaga. Straight video. Sahod ng janitor sa Canada. Doon ako nag-umpisa. And then from that video, nakita ko yung video ko, ang dami nagtatanong ngayon. Oy. Sabi niya sabi nung mga comments na nababasa ko, paano po yung makapunta diyan sa Canada? Ayun. Ayun. So nakiliti yung interest ng mga Pilipino. Yun. At saka nakita ko yung subscribers ko, dumarami. Talagang by the day, 1,000 ng 1,000 a day. Nasa quality talaga ng content. Nasa content nasa talaga. Laman, no? Oo. Yung interest talaga ng tao. Oo. Sabi ko,
eh, papaano ba ako? So, talagang lahat ng mga sinasabi ko sa videos ko is basing from my experience. Hmm. Kasi if you will base it your, on your experience, you'll never go wrong eh. Hmm. Kasi una, hindi mo kailangan gumawa ng script. Oo. Wala kang kailangan isipin. Kwento mo yun eh. Ikwento mo lang. Oo. Papaano nga ba? So, I even asked myself, paano nga ba ako nakapunta dito sa Canada? Uh-oh. From that comment, uh-oh, na marami nagko-comment. Sabi ko, nagkaroon ako ng idea ngayon na yun yung i-share ko sa kanila. Mm. Na, okay, paano ako nakapunta dito? Ah, nakapunta ako dito, wala akong binayaran, no placement fee. Uh-oh. Wala akong processing fee. Uh-oh. Libre lahat. Mm. Pati airplane ticket. Libre. Uh-oh. So, dun na lumaro ngayon yung mga content ko. Uh-oh. So, I am all basing my content. Yung journey mo. Yung journey ko, plus incorporating. Lagi ko kasi binabasa yung mga comments ng tao. Okay. What's more interesting to them? Uh-oh. So, natututo ako through my audience. They are actually teaching me on how to make my video. Yeah, yeah. So, from there, yun na yung naging... parang fuel ko. Ayos ah. Para magtuloy-tuloy. Parang your wish is my command lang sa mga followers. Oh, ganun lang talaga. So, talagang iyon nga yung sinasabi sa YouTube na engagement, mm-hmm, 'di ba? You engage with your subscribers on ano ba talaga gusto nila. Ayun. So, malaman. So yeah. So the rest is history na. Nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, actually, I was always going back to the basic. Uh-huh. What do they want? So yun lagi ang tanong ko, ano ba gusto nila? Kasi katulad ngayon, yung series ng mga videos na nilalabas ko, it came from them. Galing din sa kanila. Oo, sabi. Kasi sabi niya, ito naman po yung i-discuss nyo. Ito naman po yung i-discuss. Ang galing naman, hindi ka na nag-iisip ng content. Oh, actually, sinasabi ko yan eh. Sinasabi ko yan din sa mga subscribers ko. Actually, hindi na po ako nag-iisip ng mga next content ko eh. Kasi ito yun na yung bibigay ng content para kaya sa kaya talagang na. Mas naiinganyo sila na mag-leave ng kasi comment. Kasi sa kanila yun eh. Oh, silang may gustong makaalam nun eh. Ayos. Ang galing. So, yeah. Ayan. So, ayun po mga kabalen, no? Nalaman natin yung humble beginnings ni Sir Sok de Mesa. Talagang mag-uumpisa ka talaga sa wala eh. Hanggang dun sa may maniniwala sa'yo, tapos may inspire ka as a vlogger, and then magtutuloy-tuloy ka, and then everything will just follow, no? Ang galing ng journey ni Sir. Ngayon naman po, Sir. Ito na. Lagi kasi nakikita sa YouTube, sa social media, sa Facebook. Lagi kang on-screen lang na nakikita eh. So alam ng tao kung sino si Sok de Mesa on-screen. Ngayon naman, alamin natin mga kabalen, sino ba si Sir Sok de Mesa pagka wala ng camera? So ayan. So sir, what do you do po when you're not vlogging? Sino si Sok de Mesa? When I am not vlogging? Kumbaga, ano ang buhay ni Sok de Mesa pagka wala ng camera? Hindi siya nag-vlog, hindi siya nagko-content. Ano yung normal life mo? Actually, yung normal life ko, sinashare ko rin sa mga vlogs ko kasi. So, there's no, parang, if you are a vlogger, there's public no way around. Public figure ka talaga. Oo, public figure ka. Wala ka ng privacy. Meron kang konti, privacy, pero pinasok mo kasi itong vlogging industry. You are a public figure. Once na pinasok mo yan, you can never... paano ba sasabihin to? You can never go around without them knowing about your private lives. Ayun. Right? Kaya sinasama ko na rin yung private life ko. So aside from vlogging, Sir Sok, nagtatrabaho ka pa ba? Oo, nagtatrabaho ko. Meron kang regular job? Oo, regular job. So, yung regular job ko is a carpet cleaner. Dati nga, sabi ko, when I started to find my niche, meron pa ako isang trabaho. Actually, sinabi ko rin sa vlog ko yun eh, na nagdadalawa, tatlong trabaho ako. Wow, sipag. So, sinasabi ko yun, meron akong vlog na okay na, galing ako dito sa trabaho ito. And then after this, it's almost 6 o'clock, diretso naman ako dun sa isa ko. So parang lagari, ganun. No? Lagari talaga yung trabaho ko until sabi ko, parang hindi ko na kaya kasi... Kumbaga, parang sometimes it's not worth it na magtrabaho ka ng multiple job. At the end of the year,
alam mo naman dito sa Canada, you'll be paying taxes. Kaya give up ko na yung dalawa kong trabaho pa, and then na-concentrate na lang sa isang trabaho. Ayun. So, sir, YouTube, you have almost 500,000 subscribers and 200,000 plus sa Facebook. Nakakalabas ka pa ba sa public or sa mga mall na walang nakakakilala sa'yo at nagpapapicture sa'yo? Hindi naman may iwasan na pag lumabas ka. Sabi ko nga sa'yo, for me, sabi nila, pag nakikita nila ako, sabi nga, sikat ako, no. Ano lang ako, parang para sa akin, by chance, marami akong subscribers na nakakakilala sa akin. But I don't consider myself as sikat. Alam mo kasi yung fame eh. No? Yung fame is, eto, talagang sasabihin mo sa mga artista to. Hindi po ako artista. Simpleng tao lang ako. Kaya kung halimbawa may nakikita ako, don't get intimidated. Actually, pag may nakita ako sa mall at parang nahihiya sila na sinasabi nila, parang kilala ko po kayo. Nag-uumpisa pa lang sila, sinasabi ko na sa kanila, ako yun. Sabi ako yung nakita ko, gusto mo picture tayo. Ako na mismo nag-aano sa kanila. O kasi yung ibang tao mahihiyain. Kaya by doing that, hindi sila nahihiya sa akin. Sabi ko, huwag kayong mahihiya sa akin. Kasi normal lang naman akong tao eh, di ba? Katulad nyo ako, pumunta ako sa mall. Di ba, nagtatrabaho din ako. Nagkataon lang na, dito ako sa Canada, nag-share ako ng mga information. Kaya yung karamihan sa mga nakakapunta dito, ako din, kasi pagka nakakakita ako ng mga subscribers ko that they became successful because of my video, para sa akin yun yung trophy ko eh. Trophy ko yun, na parang inspirasyon ko yun na uy, nakarating siya dahil sa video ko. Yes. Diba? Kaya para wala sa akin isang hihigit pang reward yun, no? Isang malaking karangalan na nakilala ko sila. It's the other way around. It's not nice. Yung ay nakilala niya ako kasi sikat ako. Hindi. Ako, mas masaya ako na nakita ko sila, na nakarating sila dito sa Canada. Through my, biglang sabihin nun, that through my video, patunay yun. Effective. Di ba? Yes. Meron akong patunay. Ito yung proof ko na nakarating sila dito. Kaya, during those times na pandemic, wala naniniwala sa akin na may trabaho ba talaga dyan sa Canada? Given the fact na ngayon ay pandemic. Actually, ang dami nagsasabi sa akin, mga nagbabash eh. Sasabihin, wala naman trabaho. You're one of the, of the nag-umpisa ng vlogging, Filipino vlogging dito sa Canada. Kaya natula lang talaga na medyo may konting doubt kasi wala pang proof. Kaya nga during that time, may nag-message sa akin noon. Sabi niya sa akin, pandemic yun, marami po kami nakarating dito galing sa Taiwan. Na nakapanood ng video mo. Nice. Kaya sabi ko, kinontak ko sila. Sabi ko, interviewin ko kayo. Nice. So that's my first proof na talagang through my video, may nakakarating dito sa Canada. Kaya nung in-interview ko sila, talagang tuwan-tuwa ako kasi sabi ko, dahil sa ito video yung fruit ko, ng aking nakarating hard work. Kayo. Kaya pag tinatanong ko sila, ano yung pumukaw sa iyong interest na mag-apply pabunta dito sa Canada? Yun yung lagi kong tanong. At yung isa lang lagi ang common na sagot nila, kasi po nakapanood ako ng video ninyo. Kaya talagang very inspiring. So ayun, mga kabalen, no? Napakaganda ng kwento ni Sir Sok de Mesa, from his humble beginnings, yung private life niya, kung meron pa ba siya private life, at kung normal pa ba yung pamumuhay niya. Ayun. Fortunately, talagang normal pa rin naman. So, kung nakikita niyo si Sir Sok, kahit saan dyan, pakalat-kalat, batiin niyo lang. Napakabait na tao po ito yung kasama po natin ngayon. Ayan. Okay, so sa mga followers po ni Sir Sok, continue lang po sa pagsusuporta sa kanya. Napakaraming informative na mga content ang kanyang mga ginagawa. And isa po ako sa patunay nun na bago pa po ako makarating na Canada, follower na po ako ni Sir Sok. Kaya talagang very eager akong makakollab siya. And this is a dream come true to me. Sir, maraming salamat. Maraming salamat din sa opportunity na makapagbahagi ng konting idea about myself. Apo. Kasi this is my first time na may nagtanong talaga sa akin. At least we're the first. Si Kabalen in Canada ang nauna nag-interview kay Sir Sok. Okay, so hanggang dito na po muna, mga Kabalen. Maraming salamat po sa pag-tune in nyo from the beginning till end. At sa inyong
patuloy na pagsuporta kay Kabalen in Canada. Maraming salamat po once again. This is Kabalen in Canada and thank you for watching. Bye. Nice.